First floor, second floor. Kita sa jawa, wala na ako. Nag-ayaw po na to, pabalik-balik. Fourth floor. Three na to. Four na, ano? Four na pala. Mali yung bilang ko. Four na pala. Kaya sa kanan mo, kaya ba? Kaliwa ko. Ano? Naglilinis lang kalat. Fifth floor. Oo nga, ito nga. Pali pala. Fifth floor. Tapos, yung sa rooftop. Pag six na nila. Nakapagod pala ito. Yan. Taran! Nandito. Kita nyo? Yan. May isa pa. Malama ako na magbubuhat. Yan. Baguio City. Ayan. Yo, diba? What's up, Katore? Isa sa mga activities namin is mag-deload. Yung mga microwave antenna na nakikita nyo, yung maliit, yan. Yan yung i-deload. Ibig sabihin, tatanggalin. Either na-upgrade siya na maging fiber na, or either hindi na nag-renew si client. Kaya kailangan tanggalin. Una, tatanggalin siya kasi makakasave ka ng sa savings sa frequency kasi binabayadan yon. Yun yung una. Tapos, pangalawa is para sa future installations. Pa space. Para tatanggalin na nga. Pwedeng may ibang mag-apply o gusto ng net. And as usual, dalawa kami ni Sir J. Siya. Tapos, yung isang rigger namin si Kuya Ranji. Tuturuan din namin. Mabababa lang naman to kung nakikita nyo yung mga microwave antenna. Yan. Yan ang microwave antenna. Bilog. Ito ay 0.6 lang. 0.6 meters. Kaya maliit lang. Kung tutusin, hindi na siya kailangang itali. Pero, safety. Kailangan. Safety. Or, para ma-practice. Kasi kung paano mo ibababa ang isang maliit na microwave antenna, ganun mo rin ibababa yung malalaki. Tuturo namin ngayon yon pag dismantle. Let's go! Microwave. Siya yung bago namin kasama, si Kuya Ranji. Ganda pala dun sa katanda. Yan. Nakita mo, nanonood ng vlog ko. Manood kayo. Yan, magsusuot muna siya ng full body harness niya with helmet. So kailangan namin i-trace kung saan dito yung tatanggalin. Tapos kailangan ng pulley pag malalaki. Pero total maliit lang to. Hanap lang tayo ng mas mataas. Yung setup namin is ito yung tali, yan. Tapos pulley is sa higher location niya. Tapos si Sir Joel, yan. Siya mga circuits niya to sa Enterprise Group. Tutulungan namin siya kasi nga teamwork. Ayan, teamwork. Savings ni Globe ay savings ng lahat sa amin pala. Ayan. Si Sergio magtuturo sa atin ng tamang pagtali ng isang microwave pag binababa. Ayan. Ayan. Gagawa na lang namin ng paraan. Ayan. Kompleto na kami. Oh, full force. Oh. Layers. Ayan. Mag-start na kami. Ayan yung microwave na 0.6. Kuya Ranji, yan. Kung titignan mo yan, yung katapat niya is nandun. St. Louis. May alumni. No. CSO yung nasa kaliwa. Yan. Yan. Kung makikita mo nyo there is andun yung sa library. Tapos dun sa CNO. Yan.
Yan, tuwang-tuwa sila, oh. Yan. Yan, kailangan mo nang i-safety yung position niya para makagalaw, tapos yung lifeline. Start yan. Siyempre, una, kailangan mong baklasin yung pinagbalot ng IF cable. Mamaya na, pahinga muna kayo. Ito yung IF cable. Yan. Ito yung IF cable, tapos ito yung grounding. Yan. Yan, nag-start na si Kuya Ranji. Tatanggalin niya muna yung mga connections sa outdoor unit, yung ODU. Yan yung IF cable. Tapos yung grounding. Yan yung grounding, yung kulay green. Tapos yung IF cable, yan. Naka-weatherproof yan, kaya may rubber tape at may electrical. Once na matapos na niya yung mga kable, syempre ang ini-next, pag nasa mas mataas ka, kasi mababa lang to, kung kita nyo, ayan, mababa lang. Kaya hindi naman namin ginamitan ng tali. Kailangan mong i-release yung kapit niya sa EMB, yun doon. Ayan, yun yung sa kapit niya sa EMB, yung bracket. Ayan, pagka na-release mo na yung lahat ng connection. Yan si Teacher J. Training niya si Kuya Ranji. Yan. Maliit lang kasi 0.6 meters nga lang. Tsaka pang short distance kasi siya. Ayan o. Mas maliit na size ng microwave, mas maliit yung distance. Saan doon yung katapat niya, makita niya sa may pintana. Ayan. Pag nalibre na niya lahat ng connections, dadaan-daanin ng i-release dito. Pero sa scenario niya to, oh, mas maganda nga kung may tali. Kaso, masyado nga mababa. Pero sa scenario na to, lalagyan natin lang siya ng support. Wala ko ng nilagyan ko siya ng suporta para hindi lang mahirapan si Kuya Ranji magbaba mamaya. Kahit magaan lang kasi to, 0.6 talaga. Kahit na sa mataas na tore, pero safety first pa rin. Ayan, yan yung microwave. Hindi ko na ginamitan ng pulley, meron naman to. Tapos magluluwag ka na sa AMB. Ayan. Yun sa mga malalaking microwave, meron siyang mga tinatawag na side strut. Yun yung suporta niya sa left, right, tapos sa up and down niya. Para pag malakas yung hangin, hindi sila masyadong gumagalaw. Ayan. Ah. Ayan. Iiwas natin siya dito para hindi maka-apekto kung magalaw man yon kahit maliit lang. Ayan. Ayan si Sergeant, tagahawak. Hindi siya napapagod. Gusto niya napapagod siya, gusto niya lumipat sa loon yun. Doon na siya. Ayan. Daan-daan na siya. Ayaw na niya sa amin sa Baguio. Malamig daw masyado dito. Baka tumaba siya sa kakakain ng mainit na bagay. Daan-daan na tumutungo itong microwave. Ayan. Ang gagawin ngayon ni Kuya Ranji, i-release niya ang todo yung isa. Kahit yung isa lang, Kuya Ranji, mabubunot mo na yan. Ayan. So hindi na nga talaga namin ginamitan ng tali. Pero i-demo namin yung tamang pagtali pag nasa baba na. Dahil nandito si Sir Jay at si Sir Joel. Yan. Ha, hanggang makalas yan, ibababa na nila. Siyempre, tutulong na rin ako kaysa naman nagbibideo lang ako. Yan. Pole. Ayan. Yun yung dulo. Ayan. Ha, nakaibabaw. Ayan. Pasok mo dito. Sa silong. Sa pasok gitna. Naglabits kasi, pag ginahatak mo ito, humihigpit yan. Ha. Kasi hini, kinakagat na dito eh. Club hitch. Ayan.
Club Beach, one and only. Timber Hitch. Eh, ang kagandaan ng Club Beach kasi dalawa dito. Dalawa yung nakakapit dito eh. Sa Club Beach. Sa Club Beach, sir, yun. Antena yan, support mo. Support. Pero dapat matibay dito kasi ito yung point of failure mo eh. Pwede mo matulit eh. Yan. Sa Timber Hitch naman. Timber Hitch, isa lang. Ganyan, isa lang. Input mo lang dito. Kahit na dalawa lang yan. Pag hinatak mo yan, kahit na nung kwam mo, hindi mahuhugot kasi yung higpit mo, dinadagalan mo to eh. Di ba? Oh, tignan mo kasimple lang yan. Hindi yan matatanggal kasi nga, inipit mo eh. Amazing! Tignan mo. Nagagamit natin ang pagka-Boy Scout natin dito. O, baka matanggal doon. Thank you, Sir Joel. Yan. Pag maliit na microwave antenna, parang ganitong 0.6 lang. Timber ito hitch yung... Ang tawag nila, timber hitch yan. Timber hitch daw, sabi ni Sir Joel. Naikot yan. Ayan. Ayan. Sergio, pa-demo naman kung paano mo ginawa yung timber hitch. Ayan o. I-release natin. Dahan-dahan natin kasi nga, feeling tutorial. Ayan. Ayan mo lang. Pasok mo siya dyan. Tapos. Tignan mo, ikot mo dito. Left kasi over right, pasok. Ipasok mo dito. Pasok mo, kahit na dalawang turn lang. Kasi magaan naman. Kasi habang hinahatak mo to, humihigpit doon. O, oh, kita nyo. Yan o. Timber hitch yung tawag doon, sabi ni Sir Joel. Kung gusto mo na ma-secured, club hitch. Club hitch, yan. Yung mga common na pagtatali na ginagawa sa telecoms. So ulit tayo, tapos na yung tawag doon? Timber hitch. Awang kahoy. Ito naman yung club hitch, isang bilog. Yan, Sir Joe, dahan-dahan. Yan. Left over right pa rin. Then, tapos dito ipasok. Isang ikot uli, tapos pasok ka doon sa gitna nung nung ni-left over right mo. Yan, ulit oh, yan. Pinasok niya isa. Ito mo pasok sa likod. Pasok mo sa likod doon sa gitna nila. Yan. Tapos para i-lock mo yan. Lock, isang simple nut lang. Yan, ganyan sa maliliit na microwave antenna, club hitch tapos timber hitch. Yan lang, maliit lang naman eh. Oo, kasi maliit lang. Paano sa Joe pag malaki? Pwede din yung club hitch. Yung hindi pag yung dinidemo yung sa body itatali. Oo, ganoon din. Oh, club hitch din. Oh, club hitch lang din pala. Ang club hitch kasi secured 'yun eh, kasi dalawang turn 'yan eh. Ah, 'yun yung advantage ng club hitch, yung dalawang turn. Kakapit 'yun. Ayan. Habang pinepersa mo, humihigpit yung pagkatali niya. Ayan. Pero madaling tanggalin. Oh, madaling tanggalin daw. Professor Joel. Thank you, thank you, thank you. Oh. Ayan. Ganun lang kasimple pag mag-dismantle ng 0.6 na microwave antenna. Key terms, syempre, release lahat ng kable na nakadikit dun sa microwave. Lahat ng struction niya, struts. Tapos, tignan kung may tatamaan sa baba. Tapos yung tali, club hitch or timber hitch. Yun na yung pinaka-common at madali. Kasi nga, nabanggit ni Sir Joel, madaling gawin. Tapos nagta-tight habang bumababa, habang humihigpit, habang nagre-release. Tapos pagdating mo dun sa baba, madaling tanggalin yung tali na yon. So, dun tayo sa club hitch. Di pa tapos yung araw. Pagka-dismantle namin, syempre kailangan tanggalin sa site kasi nakakalat. Kaya sa Sir Joe, ayun na. Bubuhat pa. Ito na yung dalawa. Apat yung binaklas namin. So, may isa pa kaming babalikan. Limang floor to. Kaya exercise namin ni Sir Joel. Ano? Let's go. Up, 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 up. Malakas! Sama tayo. Pagbaklas ng mga ODU at microwave, kailangan rin baklasin yung indoor unit niya. Yan. So, apat yung binaklas namin na indoor unit. Plus yung apat na microwave na binaba namin kanina. Para walang tira sa site. Ayan, kailangan face mask, face shield. Kasi nasa GCQ ulit si Baguio.